بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isang mahalagang paksa, katanungan ang ating lilinawin sa oras na ito. Isang mahalagang katanungan, mas'ala ang itinanong sa atin. At ito ay may pagkamaselan, no? Napaka-sensitive, maselang paksa at medyo mahirap na mas'ala. Kaya ito ay lilinawin natin ng detalyadong paglinaw. Sasagutin natin ang masala na ito ng detalyadong paglilinaw. Kaya dapat unawain natin ang bawat ating sasabihin upang sa ganun ay hindi ma-misunderstood, no? Hindi ma-misunderstood. So itinanong sa atin ng isang brother at marami ding nagtatanong sa atin ngayon na, Sheikh, ano ba ang hatol ng pagboto sa eleksyon dito sa Pilipinas? At ganun din, may nagtatanong, Sheikh, Ustad, ano ba yung hatol ng pagkakampaign o may iniendorso tayo na isang kafir, politician na ating iboto? No? Ating iboto, ano bang hatol dito? At meron ding sabi nila, mga page na hindi alam o di kaya hindi alam ang pananaw o manhaj nila, metodolohiya nila, na sinasabi daw nila na ang pagboto sa eleksyon dito sa Pilipinas ay itinuturing itong parang palatandaan ng pagsuporta, pagmamahal sa demokrasya. No, demokrasya. At ito ay kufur, kawalan ng pananampalataya. Ano ba ang katotohanan sa mga pananaw na ito? Subhanallah. So, unawain natin ng maigi, mga kaibigan, mga kapatid. So, una sa lahat, no, kailangan nating maunawaan na tayo ay naninirahan sa bansang minority Muslim. Nandito tayo sa Pilipinas na kung saan ang Pilipinas tayo ay nasa ilalim ng batas at konstitusyon ng mga hindi Muslim. Ibig sabihin ang demokrasi. Ito hindi batas ng Islam. Alam natin, no, ang demokrasya ay batas ng tao, no? Batas na ginagawa ng mga tao. At ito ay talagang salungat sa Sharia, salungat sa batas ng Islam. Subalit, may mga panuntunan, mga batas na nauukol sa Akaliya al-Muslima, no? Yung minority Muslim. May mga natatanging panuntunan na nabanggit ng ating mga ulama. Na nauugnay sa tinatawag na minority Muslim, yung Akaliya al-Muslima. Dahil nga tayo ay naninirahan sa bansang hindi bansang Islamiko, hindi nila isinasakatuparan ang batas ni Allah subhanahu wa ta'ala bakos demokrasya. So ang pagsali sa pagboto sa atin dito sa Pilipinas, mga kaibigan, mga kapatid, ay nakabatay sa tinatawag na mafasid, masalih. Ito na yung makasid as-sharia, yung objective of sharia. Yung mga kabutihan na idinudulot at yung mga kasamaang idinudulot. No? Tinitimbang natin yung ano yung makakabuti sa atin. Dahil tayo ay mutar, nangangailangan at napipilitan lamang sa isang bagay, no? Itong kalagayan natin, na halimbawa itong pagboto, titimbangin natin, susukatin natin ang alin ang mas matimbang. Boboto ba tayo o hindi? Yung maslaha, ang mas may yung kabutihan ang may mas may dudulot sa atin at yung kapinsalaan ay matatanggal natin kapag tayo ay bumoto. O di kaya kapag tayo hindi bumoto, ano ba yung may dudulot sa atin na mas malaki? Kabutihan ba o kapinsalaan? Ito, dito natin tinitimbang. Yung mga ulama natin, tinitimbang nila ito. So napagtanto nila na yung pagsali natin sa pagboto sa Pilipinas ay mas makakabuti. No? Ito yung hatol, mas makakabuti kung boboto tayo. Lalong-lalo na, particularly kung sa mga probinsya o city na nakakarami ang mga Muslim. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ang isang lugar, halimbawa, Marawi City, nakakarami ang mga Muslim. Ano ang gusto nating mamuno sa atin? Muslim o hindi Muslim? Kung hindi tayo boboto, halimbawa, kung mayroong
tumakbong dalawang kandidato, Muslim at hindi Muslim at hindi Muslim, ibig sabihin kafir. Kung hindi tayo boboto, no? Hindi tayo boboto, ay hindi mananalo yung kapatid nating Muslim. At mananalo ang isang kafir. Mas malaking kapinsalaan ang may dudulot sa atin na mga Muslim kung ang manalo ay kafir, dahil ang mamumuno sa atin ay kafir. No, mas mais mainam na yung isang Muslim, kahit pa na alam natin yung isang Muslim ay corrupt, gumagawa ng kwan, kahit pa paano nasa kanya ang Islam, nasa kanyang iman, nasa kanyang pagmamalasakit. Siya ay Muslim. So tayo ay boboto natin yung kapatid natin na Muslim, at may sasakatuparan natin yung mas malaking maslaha, at maalis natin, may angat natin sa ating bansa, sa ating lugar, sa ating mga sarili, yung kapinsalaan kung kafir ang nanalo. Okay? Ganun din naman kung halimbawa pangkalahatan Pilipinas. Dalawang mga kafir ang mga kandidato, halimbawa sa presidency, pagka-presidente, lahat kafir. Pwede tayong bumoto sa kanila, pipiliin natin yung mas magaan ang kapinsalaan. Kasi alam naman natin ang mga kafir, lang tarda ang kalyahud, walang nasara. No? Alam natin to, adawa diniya. Hindi sa'yo malulugod, kahit ano pang gawin mo, hindi sa'yo malulugod ang mga kafir, Kristiyano, mga Hudyo, hanggat hindi mo sundin ang kanilang reliyon. Nandun na tayo. No? Subali tayo ay nasa minority Muslim, at yun na nga, tinitimbang natin yung mga makasid as-sharia, objective of sharia, yung mga maslaha at yung mafsada, kabutihan at kapinsalaan. So, boboto tayo halimbawa, sa mga presidensya na naka-candidate, pipiliin natin yung alam nating maliit ang kapinsalaang may dudulot sa atin. Alam natin lahat yung kafir, maaring hindi nila gusto ang mga Muslim. Subalit, ang mga kafir na kandidato na yan ay nakikita natin na may mas, kunyari, kumbaga, sa kanila may kunting malasakit sa mga Muslim, at kunting, ibig sabihin, hindi siya anti-Muslim. No, yung pipiliin natin sa mga kandidato, yung alam natin hindi siya masyadong anti-Muslim. So yun ang iboboto natin, kasi pag siya'y nanalo, maliit, konti yung kapinsalaan na may dudulot sa atin, o di kaya mas malaki ang kabutihan ang may dudulot sa atin kaysa yung isang kafir, isang kandidato na masyadong anti-Muslim. Okay? So hindi natin iboboto yung boboto tayo para manalo yung isang kafir na hindi masyadong anti-Muslim, o di kaya hindi siya anti-Muslim, o di kaya meron siya mga kabutihan na ipinapanukal at ikahin na kabutihan natin mga Muslim. So pwede tayong bumoto sa ganitong layunin. Subalit, mga kaibigan, mga kapatid, no? Hindi nangangahulugan na kapag tayo ay bumoto ay binamahalan natin ang demokrasya, sinusuportahan na natin ang mga kafir, minamahal natin. Hindi po ganun. No? Huwag natin husgahan ang intisyon ng tao. Kaya dito, ito ang pinakamahalagang paalala. Ito ang pinakamahalagang paalala na dapat natin maunawaan. Na sa pagsali natin sa pagboto dito sa eleksyon sa Pilipinas, demokrasya, ay dapat isa puso't isip natin na ang batas pa rin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakahigit, ang batas pa rin sharia ni Allah ang mainam, at inilalayon natin na inshallah naway ang sharia, batas ng Islam, batas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang may sakatuparan, no, may tayong batas dito sa Pilipinas, at itong demokrasya ay dapat magkaroon tayo ng pagkamuhi. Inaayawan natin itong demokrasya, no, bumoboto lamang tayo dahil sa itong sinabi natin na mga makasid, mga maslaha, mga mafasid, no, at pinagtutunan na natin ng pansin halaga itong mga mafasid, mga masalih, yung tinatanggal lang natin yung mga kapinsalaan sa ating mga sarili, no, hindi malaking kapinsalaan na may dulot sa atin, hindi ka kabutihan ang may dulot sa atin, mas malaking kabutihan at mas maliit na kapinsalaan, kasamaan ang may dulot sa mga Muslim. So ito ang pinakamahalaga, mga kapatid, na dapat nasa puso natin na itong demokrasya ay hindi mainam na
batas. Ito ay batas ng tao at mas nakakahigit pa rin ang batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. At naway na sa puso natin na ang naway ang batas ni Allah ang mangibabaw, may sakatuparan, dumating ang panahon na maitayo natin ang sharia, batas ng relihiyong Islam dito sa Pilipinas. So yan ang pinakamahalaga. No, hindi, wag tayong magkaroon pag nandito sa puso natin, waliyaudu billah, na ang demokrasya ay mainam na pamamaraan, mainam na batas kaysa sa batas ng Islam, ito ay kufr, kawalan ng pananampalataya. Okay, so hindi natin pwedeng nasa puso natin itong ganitong layunin. Pero hindi naman nangangulugan na kapag bumuboto ng isang tao ay nagiging kafir na. No, nagiging takfir tayo. Ito yung pananaw ng isang grupo, mga grupong nagmalabis. Subhanallah, halimbawa mga Khawarij na hinaatulan nila kaagad ang mga taong bumoboto, sumasali sa pagboto sa eleksyon ng mga kufar dahil daw pinamahal nila, sinusuportan nilang demokrasya. No, maling pananaw ito. No, inusugahan nila kaagad. Ang bumoboto, kung nasa puso niya, na yung sinabi natin na kinamumuhian niya itong hindi niya ginugusto itong demokrasya, nasa puso niya na ang Islam ang totoong, ang Quran ang totoong batas, no, minamahal niya, ang nakakahigit, pero bumoboto lamang siya dahil ito yung nabanggit natin na intensyon, na makasid, no, objective of sharia, na pipiliin lang natin yung may kabutihan na may dudulot at yung maliit na kapinsalaan na may dudulot, pwede siyang bumoto. Pwedeng bumoto, no? Walang problema, mga kaibigan, mga kapatid, sa isang Muslim na hindi siya sumasali sa pagboto. Walang problema, nasa sa iyo kung boboto ka, hindi, kasi hindi naman obligado eh. Pwede ka lang bumoto, no? Pinaintulot lamang Islam. Pero yung hatulang mo, yung sumasali sa pagboto ng kufor, nawala ng pananampalata, ito ang pagmamalabis, ito ang wala sa lugar, no? Hindi mo talaga nagiging takfir ka. No, nagiging takfir ka yung humahatol ka ng kufor na wala sa tamang lugar, wala sa kinalalagyan niya. Okay, so ito ang mali. Kung hindi ka boboto, walang problema. Pero huwag mong pintasan, huwag mong hatulan ng kafir, kufor yung taong bumoboto. Dahil hindi natin alam yung intention niya. No? Maaaring bumoboto lang siya dahil sa ating layunin na nabanggit. Okay, ganun din, halimbawa kung may taong nagka-campaign, nagpo-promote, nag-endorse ng iboboto, no? Dahil nakikita na yung presidente na pinili niya ay mas makakabuti dahil pro-Muslim siya o di kaya may kabutihan siyang layunin sa maadikahin sa mga Muslim at kakaunting kapinsalan, walang problema yun. No? Kina-campaign lamang niya. Pero hindi natin alam kung yung sa puso niya ba ay pagmamahal niya doon sa tao, pagmamahal niya sa demokrasya, nasa tao yun. Hindi natin alam ang layunin niya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala huhusga. Kung pagmamahal niya sa demokrasya, pagmamahal niya sa taong pagsuporta sa demokrasya, ito maaaring maging kufur. Pero hindi natin alam ang intensyon. No? Innamal amalu binniyat. Itong ganitong gagawin ay nasa intensyon, batay sa intensyon, layunin ng isang tao. Kung pagmamahal sa demokrasya, naisip niya ang demokrasya mas mainam na babatas kaysa sa sharia, ito ay kufr. No? Pero kung siya ay bumoboto lamang o nagka-campaign o di kaya sumalid sa pagkakandidato, no, dahil ang layunin niya ay nasa puso niya man niya ang demokrasya ay hindi nakakahigit na batas dahil sumasali lamang siya sa candidacy dahil ito ang batas sa Pilipinas, wala tayong pagpipilian at kung siya ay manalo ay mas makakadulot ng kabutihan sa kanyang mga kapatid, walang problema. Ganun din yung pagka-campaign. Kina-campaign niya ang isang president, isang gobernador, dahil pareho sila mga kufar na mga kandidato. Tapos yung pinili niya ay yun ang alam niyang mas maliit na kapinsalaan at may kabutihan sa mga Muslim. No, walang problema. Kung yun lang ang kalayunin niya. Wag lang sa puso niya ang layuning na ang demokrasya, ang may pagmamahal sa demokrasya, ang demokrasya ang nakakainam, nakakahigit kaysa sa sharia. Pag ganun talaga, hindi pwede. Kasi ito talagang naituturing na kufur. So hindi natin alam, hindi natin inuhusgahan, mahusgan ang isang tao. Bilang panguli dito, mga kaibigan, mga kapatid, itong mga ligaw, mga lihis na sektang nagmalabis, mga extremist sa paksang ito,
Huwag tayong magpanilang. Nagbabanggit sila ng mga ayat. Alam po natin yan. Wala po yan sa tamang lugar. Hindi, may binabanggit silang ayat na iba ang tinutukoy doon. No? Iba ang pinapaliwanag doon. Wala, hindi siya applicable. Kumbaga, hindi siya applicable sa katulad natin, halimbawa na minority Muslim na wala ang batas ng hindi na isa sa katuparan ng batas ng Sharia, kasi ang minority Muslim kasi natito sa Pilipinas, batas ng ang ng demokrasya ang nakatayo. So anong gagawin natin? Hindi tayo sasali sa eleksyon na mas, kung ang mamuno sa atin ay mga kuffar, ay mas malaki ang kapinsala ang may dudulot sa atin. So dito natin titimbangin yung mga objective of Sharia. No, dito natin titimbangin kung ano yung mainam, sasali ba tayo na mas malaking may dudulot na maslaha at mayaangat natin sa ating lugar, sa ating kamusliman, sa ating sarili yung mas malaking mafsada, kapinsalaan, kasamaan. So yun, dito natin tinitimbang. So kung hindi ka sasali sa pagboto, huwag mong husgaan yung ibang tao na sumasali. No, sumasali at yung mga nagkakampin din. So para sa akin, ito ang matuwid, katamtaman na sa tamang pananaw, at ito rin pala ang fatwa ng mga kilalang ulama katulad na si Sheikh bin Baz, Sheikh Uthaymeen, na mga dakilang scholar, no, sa panahon natin ngayon sa bansang Saudi Arabia. So naway naging malinaw po ang paglilinaw, kasagutan sa napakahalagang mas'ala o usapin na ito. So naway naunawaan natin, ipaunawa nawa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Islam, ang Sharia ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli, ako ang inyong kapatid na si Abu Hanin Ibn Abdullah, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.